Hello po. Kumusta po tayong lahat? Sana po eh, bawat isa sa atin eh, healthy pa rin. Konting life motivation lang po para sa ating lahat. Gagawin ko po itong life motivation and insights, POV na rin po, part 1 para sa ating lahat. Thank you so much po sa lahat ng makakakita ng content ko na to. Ang content ko po na to ay tungkol dun sa mga binitawang preaching ng Bigatin San during his time when he is in the flesh. Yung sermon niya po, yung beatitudes niya po, napakadami pong naging epekto noon sa libu-libong nakinig sa kanya nung time na yon. Bali, nung araw po na yon, piniprepare po talaga ng mga apostol ng ating Panginoon na pinipray nila na sana marami talagang makapakinig. Kasi napaka-special po ng araw na yon. Kasi pagkatapos po nung sermon na yon, in-announce na din po ng ating Creator, ng ating Panginoon, yung kanyang official na 12 apostol. Nung araw din po na yun, unang-unang naging aligaga sa pakikinig si Judas Iscariote na parang ang lakas ng pagsundot sa kanyang puso, sa kanyang conscience, nung mga binitawang salita ng ating Panginoon. Kasi nung time po na yun, guys, ito po ay according din po sa banal na love letter ng ating Creator. I-search nyo lang po, nasa Mateo po yan. Ang alam ko po na kay Lucas din yan, hindi ko na lang po matandaan yung verse. Pero isasama ko pa rin po yan sa ibang mga part nito. Hindi ko na po matandaan eh, kasi hindi ko nga po na-memorize. Ang natatandaan ko po yung sentence talaga. Pero yung mga chapter-chapter na mga number, nakakalimutan ko po yan. Ang sabi po nung mga apostol, dami pong nagtatanong kung sino talaga ang ating Panginoong Jesus noong time na yun. Tapos eh, iba-iba po yung isinamot ng ating mga apostol, yung 12 apostol ng ating Panginoon. Sundan nyo pa po guys, sana po magbigay ito sa atin ng magandang motivation and life lesson. Thanks be to God. Thank you po for watching. Part 1 po ito.